Magandang gabi po sa lahat nating mga tagapagsubaybay, tagapagpakinig ng programang ito sa YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, Antonio Isroki. Patuloy na nagpapasalamat sapagkat tayo po ay ipinagkalooban ng makalangit na damdamin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Napakagandang pagkakataon po sapagkat narito po ako sa tahanan ng ating minamahal na kapatid sa pananampalataya, si Sir Edmundo Taaca, na sa patnubay po ng ating Panginoon Diyos, napakalaking pagkakataon po na siya po ay ating makakasama sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa, dito po sa YouTube channel Antonio Isroki. Sir Edmund, magandang gabi po, sir. Magandang gabi. At purihin po ang ating Panginoon Diyos. Sa mga ilang sandali po ay ating pong maririnig ang mga ilan sa mga pangitain na ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa ating minamahal na kapatid sa pananampalataya kay Sir Edmund. Ngunit bago po ang lahat ay inaanyayahan ko po kayong manalangin sa gabi pong ito. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Ganon din ang aming mga mahal na tagapagsubaybay sa iba't ibang tao ng mundo ito. Nawa ang makalangit na kaalaman, pangunawa ay ipagkaloob po sa amin. Upang kami ay maging ganap at sakda, ayon po sa iyong kaluman o Panginoon. Samahan kami ng iyong banal at pili kami. Ingatan ang bawat isa sa amin, nawa ang pag-ibig, kapayapaan, isang hari sa aming mga puso at isipan. At iyong pangalan o Panginoon Diyos ang siya namin itataas sa himpapawid sa pamamagitan ng unang YouTube channel sa programo ng iyong pili. Tulungan ang bawat isa sa amin, kasama sa iyo sa kanyang pagpapahayag ang katotohanan sa iyong gawain. Sa mga ito po ang dalangin, patawad sa amin na doon pagkakasala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo magpapatuloy, mga minamahal, bago po natin mapapakinggan ang ating minamahal na kaibigan, kapatid, Sir Edmund, ay akin po munang bababasahin ang talata na isinulat ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Joel na atin pong matatagpuan sa aklat ng Joel 7:2, talatang 28. Sinasabi po rito, kag mahanabo sa ulihi, nga ipasagahay ko ang akong espiritu sa tanan nga unod. Magatag na ang inyong mga anak nga lalaki, kag ang inyong mga anak nga babae. Ang inyong mga tigulang, magadambo sing mga dambo, kag ang inyong pamatanon nga palana. Nga lalaki, makakita sing mga palanan ahon, bisan sa mga alagad nga lalaki, kag sa mga alagad nga babae man. Ipasagahay ko ang akon Espiritu Santo sa santong mga adlaw. Mga minamahal ko, yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa mga huling kapanahunan gaya nito, maging mga bata o mga matatanda, lalaki rin o babae. Ang sinabi ng ating Panginoon Diyos ay kanyang ipapahayag sa pamamagitan ng pangitain o panaginip at ang patnubay ng banal na Espiritu ang siyang magtuturo o gagabay sa mga plano ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga taong kanyang gagamitin sa huling araw. Kaya po sa gabing ito, Sir Edmund, purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga minamahal na kapatid, ating pong papapakinggan ang ilan sa mga mensahe na ipapahayag ng ating minamahal na kapatid sa pananampalataya, si Sir Edmund, sa mga pangitain na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya mga minamahal. Ibinibigay ko po ang pagkakataon kay Sir Edmund
sa kanyang mga ilang pag-aaral na ipagkaloob po sa atin. Sir Edmond, magandang gabi at magandang gabi rin. Magandang gabi sa inyo mga kapatid na ako makasaysay ako mga damgo sa inyo tan kabay pang maintindihan ninyo kag inyo intindihin tuos to ka itong damgo nga akon ay pahayag sa inyo. Very importante ito. Amen. Ito, damgo ako, hindi basta-basta ang damgo ito. Hindi ko ito ginapalabas sa iba. Por si Brother Tony, I try my best nga ito maging successful ang akong nga damgo. Kaya ito naman talaga ang nagtulak sa akin nga magang missionary dito sa Pilipinas. Praise the Lord. Amen. Umpisaan ko na ang akong nga damgo. Pag-graduate ko sa college, may dalawang babae na nagdala sa akin sa kumbento. Pag-abot sa kumbento, siling ko, bakit ano ba ito? Siling ng mga babae, kumbento ito. Pag-sulod ko sa kumbento, ginsalubong ako ng duwa ka madre at isa ka pare. Siling na pasok ka mo dito, agang marami kami, siguro mga 300 ata kami. Mm-hmm. Tapos na dito muna kayo tulog sa kubinto, kabedya. Tapos pagka umaga, magkaroon kayo ng mga assignment, anong dapat nyo himuon. Oo, sabi naman, oo. Ngayon nagtulog kami doon sa kubinto. Pagka umaga, gin-meeting kami tanan na siling ng pare sa amon na magsulod ang pare sa boats. Tapos, mga muyo ka mo, pag ituwa din nyo ang inyong mga sala doon sa mga pare. Then, nagsulod kami doon, isa-isa, nagintuad naman ang among mga sala. Ang pare, nagsiling sa ako, ano ang imo sala? Siling ng pare, kuna mga muyo ko ng lima ka Gloria Patri, kaya lima ka amay naman. Sabi ko, sabi tapos ka lang, nga matapos ito, isang araw nga amin nga pangamuyo doon sa kwan, pagsunod nga adlaw, nagang siling ang pare, kung sino ang ginatagahan ko ng penalty, magkatura ito sa simbahan, magang pakita ninyo kung ano ang dapat ninyo himuon. Kaya ako, nang magluhod ako doon sa simbahan, kag nagisiling ako pagkatapos to. Father, tapos na ako. Na okay. Ang kuti, Father, ano ibayar ka na? Bakit? Galuhod yung galipa? Agapanaw. Sabi niya, dahil bata sa labas yan. Ganun ba yun? Itong nga pana, galuhod ang panaw na pagdupa. Kuna may bata sa labas, mga dua, tatlo. Ganun ba yun? Yan, tanan kami sa kadlaw lang, luhod, mga dyan nga rin. Ang kuti, may sala, galuhod yan sa bang altar. Damo, ito yung mga 300 kami, sa kadlaw, tapos yan. Pagkatapos, sunod nga adlaw, ang continuous, ang aman nga luhod nga tulang, tapos eh. Pagkatapos nga sa adlaw ka rin, nga meeting ang pare, nga sino ang ma-meeting ako ko ninyo, nga mahatag ako ko mga assignment ninyo. Mga assignment ninyo nga ano dapat nyo himuon. Ti ang akon ginatag sa ako ng pare, lima kami na pilian nga ako isa ako sa mga head of Columbus. Membro ako ng Knights of Columbus. Ti ngayon may mga uniform, may uniform pa rin kami. Pero pagkatapos niyan ng meeting pagsunod ng adlaw, nagmeeting naman kami. Gin-question kami. Nga, ano ang nalaman mo sa imo nga pag-seminar diri sa kumbento? Di tanan-tanan kami yung pambal. Di ako ang pinakatapusan, siling ko. Eh, Father, nabasahan ko sa Bible, bakit nga bawal magkaan baboy? Nagkaangit na baboy? Yung sabat ni Father. Basta namit, walang problema, walang bawal. Ngayon, ang moto, nangamuyo lang ko sa Ginoong Lord, kung
buligan mo ako nga atagam mo ko ng right way kay susunod ako sa iyo. Amen. Amo sina nga ako nga kwan. Pagka sunod nga gabi naman, nagkuhan kami, nagangang tatto kami doon sa room, sa boat naman, nga makita mo sa boat na yan, makita mo yung picture ni Jesus Christ. Nga kung ano ang wish mo dyan, nga ihimuon, siyempre yung ang akon, nga gipangamuyo, gipangayo sa kanya, nga Lord, kung buligi ako, kung ano ang tama nga dapat ko sundon, kaya susunod ako sa imo. Amen. Diyan muna, pagwa ko, Domingo ng adlaw, muna nga Domingo di gabi, nagwa na kami, tapos ang amon nga seminar, tapos karan, gin pahambal ako kong mga upod ko, pero may nagaputik para may ka-whisper sa akin nga huwag ka magsalita, ipwes ka lang, sabi nila. Sabi niya, ipwes ka lang, once magsalita ka mamaya, magbulabog ang grupo. Muna, ayan, di ako nagsalita. Nagawa kami tanan, nga grabe. Tapos, pagkagawa namon, napuli na kami, kanya-kanya kami puli. Mura pagka, kahit tawag nga ako ang natayapusan ko, siman ako. Nagkuhan ako, nag-standby ako doon sa Manila. Nag-standby mo ako dyan sa bulan, dyan sa Wino, pagkatapos ng pamanila ako. Pagpamanila ako, nag-standby ako doon ng 6 months. Mga 3 months siguro, mga akin nga sa standby doon. May nakita ako sa damgo ko, nga may kapanaw sa cloud, nga star. Ano ba yung star? Ipinabayaan ko lang muna. Sa pangatlo ko nga damgo, ginsundan ko talaga kung ano ang star matutuod. Pagkaabot doon sa punta, ang star ka to, mayroon isang babae na naka-uniform na puti bayo niya na nag-receive kang star, ang babae na yan. Ang babae na yan, hindi ko lang alam kung ano angel o ano klase. Pero, palagi ako nag-aagi dyan sa bahay ng Mrs. Makato sa palingke na siling nila sa ako, maupod ka sa amon magsimba. Kung ano ba reliyon nyo. Una, si Bindi Adventist kami. Amen. Kung sa sunod lang ah, busy ako talaga eh. In-refuse ko yung upper nila. Sa pangatlo nga upper nila sa akin, nga labas-labas ko dyan. Sa balay niya lang, gyan, kuha niya lang ako, na masimba ka karun sa gabi, kayo upod kita. Gyan, baton ko, ang handa nga upper na magsimba. Nagsimba ako. Amo to umpisa, simba ako sa Adventist, hasta nga, pangayagan ko si Mrs., hasta maasawa ko siya, amo sina, di karun, pag-asawa naman ng Mrs., hindi pa ako Adventist. Pero, parang may binhi ako ng Adventist. Sabi ko kay Mrs., kung gusto mo nga ako, nga hindi pa ako Adventist, ikaw bala. Kung wala problema, basta magsimba-simba ka lang. Sunod ka lang kanagay magsimba. Okay? Amo na, pang pagkasigira na simba-simba ko, pang year 1985, nag-decide ako nga mag-Adventist. Amen. Pag-Adventist ko, nga pagtanggap ko kay sa Panginoon, nga nabaptize ako, naramdaman ko nga dagalutaw ako sa panganod. At saka, ang ako niya pakaramdam, parang mamag-an, na kay nabaton ko si Jesus Christ pagkatapos ko baptize. After baptize ka to, ito ang trouble nga galing sa natabo sa kabuwi ko nga may ahas nga pinigasunod nga kayong tatlo kaserpente. Kung saan diin ako makadto, winasundan nila ako. Ang problema ko kaya
hindi ko alam kung ano ang dapat ko imuon kasi pero kung lagsin ko sila, palagyo man. Pero kung maglakat ako, ginasundan niya ako. Kundi anong kumakadto. Sila ko, ano ba klaseng ahas ito? Tapos, sa sige kong sunod-sunod na kanagan, nagangakuan ako, nag-decide ako kay Mrs. Kung mami, nagangakuan ako, daw hindi magandara ang kuhan kang mga asa lang. Bakit nasundan ako pa? Karon, pagkatapos kang damgo ko to, nagpanamgo ako nga nagdumugay kami ng tatlong ahas na yan. Sa panaginip, sir? Oo, panaginip. Nagdumugay kami ng tatlong ahas na yan. Tapos, pagkatapos ng hindi ko sila matalo. Tatlo sila eh. Inalagas na ako eh. Ito pagkalagas nila sa akin, balikan ko sila, malagyo man. Ibatuan ko sila, malagyo man. Pero nagdalagan ako ng gusto ba ng madasig. Budasig man dalagan nila. Nakita ko ang suba, matabok ako sa suba. May dako na boses na nagsiling. Hindi nyo pagpatabok ka sa suba yan, kaya magkaroon ng power yan. Ngayon, nagtabok ako sa suba, doon kami sa tunga ang tubig kira, nagdumugay kami ng tatlong, ang ahas na to, maging tao. Tapos, sabi ko, nagdumugay kami doon kaya gusto ko magtabok sa kabila ng tapiyak ng ilog. Sabi ko, ano kaya ang gawain ko? Hindi ko mapirito sila kay drag ko ang mga tao ni. Ang itsura nila, itom, sunog ng mukha, yung kapa na itom. Ang ginbuhat ko, para matalo ko sila, nangamuyo ako sa Ginoo, mga Lord. Bigyan mo ko ng extra power. Nagparalagyo sila. Tapos, pagkatapos to, nagtawid ako sa ilog. Pagtawid ko doon sa ilog, may dakong busis, nga palapit talaga. Kuna, ho. Kuwaon kita, imuon kita ng right hand ko sa akon na ginarian. Pagpalapit niya sa akon, inantaw ko ang itsura niya. Ang itsura niya sunog, may sungay, naduok bilog, tapos mata na kabaka, gausok pa na. Ang baba niya gausok pa. Sabi ko, si Satanas ata ito ha. Gusto niya maglaban sa akin. Sabi ko, nangamuyo ko si Noo. Lord, bigyan mo ko ng extra power para nga malabanan ko to si Satanas. Amen. Ito. Bigla ako lumakas, madulaan to siya. Tapos, ito kaya ko kay Mrs. Mami, nagising ako. Kunin Mrs. na kanya. Ano ba nabuunin mo? Bakit basa bayo mo? Dumukay kami ni mga taohan ni Satanas. Gusto ako ni Satanas nga bulod. Ano? Eh, mga muyo ka, mula pagka umaga, pagka mga pastor, tatlong pastor, ganito na ako sa balay, ng schedule nga, pastor sa umaga, pastor sa tanghali, pastor sa gabi, para hindi ka naman yung Satanas makuha. Nagpa-doktrina ako. Pagkatapos ka doktrina, silingin ng pastor, Saturday afternoon, mayroon pa-baptism doon, attend ka ako. Pabaptize ako doon.